Hi guys and welcome back to my channel. And for today's video, akalain mo ang sikat na Bare Body Essentials sa kanilang mga grapeseed oils or any oils na for face. Meron silang ginawang product na makeup, which is itong tinetest natin, isa to. Actually, marami pala silang ginawang makeup. So isa to, powder matte tint nila. Isa lang binili ko. So, yung shade na binili ko is yung lightest, which is yung Cassie. Huli-huli kong ginagawa itong introduction na to. Wala na akong pake kasi at least may sneak peek kayo kung anong itsura at the end of the day. Mas maganda kung papanorin niya yung buong video para malaman nyo kung sulit ba yung presyo. Kasi 150 rin to, guys. Pero mura siya, oo. Pero alam mo yun, kung sa mga presyo ng estudyante, pwede na rin itong pamasahe or pang lunch, di ba? 150 pesos yung price niya sa mismong shop nila sa Shopee. Hindi rin ako sure kasi kung meron silang available na mismong Bare Body Essentials sa mga malls. I think wala masyado pa ganun. So more on online siya mabibili and marami rin naman nagre-resell ng products nila. So search lang kay Lazada and Shopee. By the way guys, available si Bare Body Essentials kay Beauty Manila. Nakita ko lang siya kanina. So sa Zalora hindi sila available. So yun lang guys, mas just keep on watching para malaman niyo kung sulit ba ang pera niyo. Hi guys, and time check muna tayo. It's already 7:07 na ng gabi and today is February 4, Tuesday ngayon. And itong tinetest natin, Bare Body Essentials. Ang problema kasi walang Bare Body Essentials dito. Yung maliit na icon lang dun sa mismong packaging na kote. Anyways, meron kasi akong cards dito na dapat kong parang hindi ko kasi kayang sabihin lahat ng wala tong cards na to. Straight to the point muna tayo. Availability sa inyo to mabibili. More on online nyo siya mabibili. Hindi ko sure kung meron ba tong physical store. Ah, okay, sikat pala to, sikat sila in terms of oils and wax. Meron silang ginawang powder matte tints na inspired by Kaden ng Ginto. So, ang alam ko is, ang Kaden ng Ginto is mang teleserya sa ABS yata to. So, meron tong 99 pesos lang ang bili ko sa kanya, pero original price dito ha, 118 pesos. Kay shop na Anko. A-N-N-E-K-H-O. So, yun yung shop name kay Shopee. Preferred seller sila guys. And nag-ship sila mula sa Caloocan City, Metro Manila. So, ang available shades is 4. Yun yung mga pangalan ng mga bidang babae dun sa Kadenang Ginto, which is Daniela, Marga, Romina, Cassie. Pero hindi ako nanonood nun. Hindi ako masyado nanonood ng TV. More on Netflix lang talaga ako, YouTube, and hanggang dun lang. Wala na iba. Minsan HBO. Pero TV na ABS, CBN, GMA, TV5, Therapy Tool po, pinapanood ko. Ayun, so 4 na shade ang available. Hindi na siya nakasale ngayon. 118 pesos ulit siya. K-Anko. Hindi ko lang alam ako, meron ba tong search natin? Kung meron bang sariling shop kay Shopee. Ayun, meron siyang sariling shop. Si Bare Body Essentials. Ang kanyang username, Bare Body PH. Pero hindi sila preferred seller. Ayun.
Tapos, dito sa shop nila, hindi ata nakapo. Puro sugar wax, varicose veins gel cream, premium organic rosehip, and premium grapeseed oil. Merong facial mist. Ayan, nakapos. Kadenang ginto, powder mat. 150 pesos kung dun ka bibili sa shop nila mismo. Sa Shopee, sila mismo to, pero hindi nga lang sila under Shopee Mall. Ah, nakapos siya. Actually, meron pa silang iba. Lip and cheek tint meron din. Roller. Tapos meron ding mini gel tint. Yun yung mga makeup nila. Kin Darling Salve. Siguro lip balm yun. Check ko kay Lazada kung meron silang account kay Lazada. Kasi kay Beauty Manila, available sila eh. Wala. Meron din, ang daming nagre-resell nito guys. As in mga sikat na Instagram shops. Pero hindi ko makita kung meron bang shop mismo si. Doon siya mabibili. Pero sa mga malls, maraming nagre-resell nito eh. So possible na makakita kayo sa mga Changi. Pero yung mga Changi na official reseller nila na nagbebenta sa mga malls. Like doon sa pop culture, yung mga nagbebenta na Instagram sellers doon. Meron pa malamang kay Lipstick Audio kay Nata. Yun lang yung alam kong Instagram seller na madalas na maraming nire-resell na tints, lipstick, whatever. So, sobrang dami. Dito available sa mismong drugstore like Mercury and Watson's. Sa Lazada, pwede kayong makabili doon pero hindi under doon sa mismong shop na yun. Meron silang sariling ako sa Shopee, Beauty Manila, Zalora, wala. Ito malamang. Hindi ko natin check. Okay guys, so wala akong, meron pala akong nilagay na balm. Ang ginawa kong balm is itong Lucas Papaw treatment. Maganda kasi, ointment pala. Ointment. Maganda kasi yung kanyang pag-moisture sa aking lips. For today, kung feeling ko nga, kung hindi ako naglagay ng Lucas Papaw, medyo fail tong ano na to, video na to. Pero guys, hindi nagbalat yung lips ko today. Kahit 10 layer lang ng Lucas Papaw yung nilagay ko. Ang problema ko lang dito is the packaging. So, tinu layers ko nga pala to, ha? Hindi naman siya nagkalat. Pag binild up mo siya, hindi rin nag-iiba yung shade. I mean, yung first layer pala, pag manipis lang, hindi siya yung actual shade na makikita mo dun sa bote. Pag dinoble layer mo, dun mo makikita yung actual shade. Pag pinatong mo pa, nagiging highlighter yung itsura. Parang 2.5 layer yung nilagay ko kasi. As of now, zoom in ko kayo para makita nyo yung natirang tint. In fairness, may natirang kulay na pigment. And may stain siyang iniiwan. So, mukha siyang dry, no? Pero walang nagbabalat. Soft yan. So, hindi na rin nagtatransfer. Hindi rin ako nakapag kiss test kanina kasi nagmamadali ako. Ayan o. Kaso nga lang, kitang-kita yung line. Ayan o. Na divider. Tapos dito, ayan, sa taas. Super, dahil nga dun sa kulay na binili ko, medyo light siya. So, light lang din yung iniiwan na tint. Pero kung red or darker shades, mas maganda yung tint na iiwan nito. Pero wala yung crustiness. Mukha lang siyang crust, pero ang lambot niya. So, feeling ko ang may dahilan doon is itong Lucas Papaw. So, merong tulong ang Lucas Papaw dito kasi nga maganda yung kanyang moisture eclavu. Pag binild up mo, medyo nag-iiba nga yung, medyo lang naman, nag-iiba yung shade. Nagiging mukha siyang palight ng palight kasi nga light yung shade na binili ko. Ayun. So, kung dark yung shade na binili mo, tapos pinatong-patong mo, malamang yung mukhang dark siya. In terms of blendability, din sa roller niya, yung ganitong klaseng formula, mas prefer ko to na nasa doe-foot applicator or kung katulad nung kay Colorette. Pero mas gusto ko talaga doe-foot applicator. Kasi ang hirap niyang i-roll. Especially kung ako yung tao na dry lips katulad nung ginawa ko kanina. Kasi chap lip talaga ako. Aminado naman ako dyan. Napangit yung labi ko. Dry. Dry talaga yung lips ko. Kaya lagi ako naglalagay ng Lucas Papaw. Kasi maganda nga yung moisture ng sa lips. Maganda rin kasi kahapon naramdaman ko dun sa tinetest kong pang sa lips. Ang brand ng La Mela, yung 20 pesos na velvet lip glaze nila, ang hapdi sa labi. In overnight ko ng makapal na layer ng Lucas Papaw and kinabukasan, okay na ulit. At ayun, ito yung tinetest natin. Kaso dahil dun sa oily, naglagay akong manipis na layer lang bago kayo ilagay itong product na to. Manipis lang yun ah. Tapos, nang dahil dun sa medyo ma-oily or greasy, dahil dun nga sa moisture na binibigay ng Lucas Papaw, ang hirap i-roll nung roller na to. Tapos yung formula pa niya, ang hirap niyang ilabas dun. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung takip, tapos gumamit ako ng brush. Actually, blending brush to ng pang eyeshadow, pero what the hell. Kung ano man yung nag-work sa'yo, yun ang
gawin mo, di ba? Wala namang masyadong strict rules sa paggamit ng makeup. Kung ano yung nag-work at masaya ka naman doon, go. Yun lang naman yung mahalaga doon. So, importante sa akin, malagyan yung buong lips ko kasi nga i-wear test natin yung kanilang product. Nalagyan ko naman siya. It's madali para sa akin gamitin yung brush na may brush. Yung idadaw-daw ko yung brush gamit doon, tinanggal ko muna yung roller. Mas madali siya. Kaysa intayin kong lumabas yung product ko sa roller. Ang hirap niya talaga i-roll. Sa coverage ng lips, nakokovera naman lahat. Okay naman siya. Swak. Kapag chapped lip ka kasi, mas na-accentuate yung lines ng lips mo. May possibility na sa ibang klaseng formula, hindi malagyan yung hanggang dun sa lines. Pero ito naman, nalagyan naman niya. And then, in terms of longevity, hanggang ngayon naman, nandyan na siya. And medyo patchy nga lang siya, so kailangan lang dapat i-refill ko dapat kanina siguro after lunch. Kaso, wini-wear test ko ito ng walang refill-refill para malaman natin talaga yung tunay na resulta ng walang refill-refill, retouch-retouch, ng buong araw. More than 12 hours natin tinetest ng product na to. At least, nalaman natin na may sting pa rin siyang iniiwan. Next is, yung finish niya, medyo nag-mattify siya pero hindi rin siya quick drying ah. In terms of kung gusto mong ma-achieve yung matte, actually, yung pagka-mattify niya, hindi rin siya yung parang nakaka-dry sa lips. Siguro dahil nakatulong na nga talaga yung meron akong Lucas Papaw na nilagay sa lips. Okay naman siya eh. Okay talaga siya eh. Hindi siya yung super parang magsusugat yung layo mo. Maganda naman siya. Medyo matte siya. Pero sa una, para siyang water tint. Ganun yung pakiramdam. Sa packaging, kulang ako dito kay yung packaging niya, mismong walang nakalagay na Bare Essentials, Bare Body Essentials yung brand. Meron lang maliit na icon na hindi mo pa maintindihan. Tapos meron nakalagay kung anong shade. Yung shade yung malaki yung text, kasi. Tapos nakalagay sa ilalim nun, powder matte tint. Sa ilalim, shake well before use. At ang net weight niya is 10 ml. Other details, nakalagay yung instruction. Tapos apply a thin amount on lip and let it dry. Apply second coat if necessary. Ingredients niya, rose water, glycerin, iron oxide, titanium dioxide, vitamin E, and added flavor. Mukha siya, mabango siya eh. May watermelon ang tamis ng amoy. So, malamang meron itong, kasi may added flavor. Nang dahil sa flavor na yon, matamis, naging ganun yung amoy. May nakalagay na manufactured in the Philippines for BBPH Enterprises, Makati City. Hindi ko alam kung ano yung BBPH. Bare Body PH siguro yon. Pero BBPH, malalaman mo ba na Bare Body yung ano brand kung BBPH na nilagay mo? Wala mismo kasi yung text na Bare Body Essentials. Tapos, may icon na cruelty-free and upon open 24 months mag-expire. Kasi nakukulangan talaga kung wala yung manufactured date. Meron namang expiration date. Hindi ko rin gusto yung applicator na roller nila based dun sa formula. Mas maganda nga doe foot applicator yan. Kasi mas madaling i-apply nga kanina nung naka-brush eh. Price point guys, nabanggit ko kanina. 150 pesos na binibenta nila dun sa Shopee nila mismo account ha. Pero may mga iba nagbibenta na mas mura. Kulang alam kung fake ba yun or hindi. Pero yung binilan ko kasi preferred seller naman siya. And marami siyang binibenta rin or nire-resell na local brands. Hindi siya quick drying, hindi rin siya kumakalat, hindi nagbe-bleed. Lightweight naman siya sa lips, actually. Kahit medyo yung unang part na medyo nakailang layer ako, lightweight pa rin yun. Sa scent, mabango siya. Pero kung hindi kayo fan ng may mga scent na products, so baka hindi niya magustuhan to kasi medyo strong yung scent na matamis. Texture and formula, runny siya. Para siyang water. Parang dinilute yung medyo runny na matte liquid lipstick. Parang ganun. Sa shade range, nabanggit ko kanina, apat ata yung binanggit ko kanina na shade range. Pero ipopop ko na sa screen ngayon para makita nyo kung ano yung mga shade na available doon sa kanilang shop. And guys, transfer proof, waterproof, and smudge proof ba sila? So guys, nagko-commit ako daily. Nai-stress test ko kasi lahat ng products dito sa channel natin kasi kung base makeup man yan, daily ako nagko-commute, MRT, jeep, stress test talaga. Tapos agahan, tanghalian, dinner, minsan may merienda pa. Yun. So ako, natapos ko na yung mga meals ko. And ito yung transfer guys. Nakikita niya. So yun, ito kaninang umaga lang to. Hindi na nakadagdag ng transfer nung pag-uwi. Kasi super tuyong-tuyo na siya. As in, I mean, hindi naman dry, pero set na. Kumag-stain na lang siya. So, kaya hindi na siya nagta-transfer. Ayun. So, siguro kapag marami pa yung pigment, magta-transfer pa rin siya. Pero pag stain na lang, transfer-proof, smudge-proof, and waterproof na siya. Kasi kumakapit naman talaga siya, ay, alam mo yun.
may dragging effect to kapag ka ang ginamit mong applicator is itong mismong roller. So, mas prefer ko natanggalin yung roller and i-apply siya through a doe-foot applicator. Ay, hindi naman nag-oxidize. Hindi nag-change yung color after kung i-apply. Hindi siya nag-lighten, hindi rin nag-darken. As is naman siya, nababawasan lang talaga yung pigment. Sticky siya. Oo, at first, basta hindi pa siya nagsiset, sticky siya. Ang pinaka-importanteng tanong dito, okay ba siya for chapped lips or dry lips? I think yes. Especially kung gagawin niyo yung ginawa ko na merong siguro thin layer lang ng any lip balm na preferred nyo. Ako, ang preferred ko is Lucas Wow. Actually, hindi siya lip balm. Parang dry skin treatment siya eh. So, since dry skin to, yun yung ginagamit ko. Yun yung nag-work sa akin eh. Kung ano man nag-work sa inyong lip balm, yun ang gamitin nyo. Tapos, pwede nyo lagyan ito. Kasi, matte na product to eh. Kung ayaw nyo masira yung labi. Hindi naman siya tulad ng ibang product na nakakasira talaga yung labi. Medyo nagiging patchy siya at the end of the day. Pero kung magre-refill ka or magre-retouch naman within the middle of the day, goods na yun. So, ayun lang. Yun na yung pinaka-straight to the point ko. Hindi ko napapahabain yung video. All in all, okay naman siyang product na to. Pasado naman siya sa akin. Medyo patchy lang siya at the end of the day kung hindi kayo magre-review. So, yun lang guys. And, if ever may gusto kong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!